support sa kaya ni Maria Clara. Ganito yun, isang umaga, nagbabasa ng dyaryo si Lola Epang sa may veranda. Nanon na may papalapit si Nonay Dito. Sus Maria! Babaeng nakabot sa dyaryo! Na paano ito? Ang wika ni Lola Epang. Wala ho! Nagpako lang nakabot! Sabag naman ni Nonay. Bakit? Ganto na ba ang uso ngayon? Wala ng damit! Muling wika ni Lola Epang. Eh kayo lang naman po kasing nag-aarap ng Maria Clara eh. Muling wika ni Nonay. Kay pangit tingnan, napakalaswa! Muling wika ni Lola Epang. Nasa ganoong pag-uusap ang maglola nang dumating si Lolo Beno. Nakasirang puribay ka mo sa kababayang Pilipina. Napakawalang kahiyan. Tingnan mo nga naman ang mga kabataan ngayon. Tulad mo, Nonoy, napakatigas ng ulo. Hindi mo makausap ng matino o mautusan agad dahil dyan nakasubsob ang ulo. Ang katwiran ni Lolo Beno. Nasa ganoon silang pag-uusap nang maalala ni Nonoy na sasamahan niya si Lola Epang sa veranda. Kung kahit nasabi niya kay Lolo Benong ang ganda. Lolo Benong, mukhang sasama ho kayo ah. Ang wika ni Nonoy. Tayo na! Kanina pa ako nagpapasama sa iyo eh! Ang sabad naman ni Lola Epang. Saan kayo pupunta? Mabilis na tanong ni Lolo Benong. Sa marcha ho. May marcha ho ng KKK. Ang kapisanan kayo mangging kapurihan. Bagay po kayo ni Lola Epang na maging miyembro. Ito po ang mamanahin ng dinubuan ni Rizal na isusot na saya para sa mga nakahubot-ubad sa dyaryo. Paliwanag ni Nonoy sa kanyang lolo. Aba! Ako pwedeng magmiyembro! Hindi kasama ang Lola Epang mo! Ang nakangiting sabi ni Lolo Benong. Abet! Bakit hindi ako pwedeng sumama? Ang wika ng Lola Epang ng pag-iing. Eh magsuot nga ng saya, di mo kaya. Ang magsuot pa kaya? Muling wika ng Lola Epang. Sus, di ba ikaw na rin ang pumuli sa akin, no? Nabagay na bagay sa akin ang saya ng suot ko ito. Ang nakangiting sabi ni Lola Epang. Hinarap muli ni Lolo Benong si Lola Epang. Habang patuloy naman na nakikinig sa usapan ng dalawang matanda, si Nonoy. Ate Epang, di ba't sinira mo ang saya nang magtanon ka? Natatandaan mo pa, hinubad mo ito nang sumama ka makipagtanon kay Antoy. Nawala ito nang magsuwail ka! Sa gayong pag-uusap ng dalawa ay medyo nag-alsabos si Lolo Beno. Kung kaya nagulat si Nonoy kung kahit nasabi niyang, nagagalit ho ba kayo, Lolo Beno? Ang wika ni Nonoy. Huwag kang makialam! Kung pagsikuring, kung naging dalagang anak na masunurin lang sana, edi walang nakahubad ngayon sa dyaryo. Nagbibilag ng katawan, dahil pang tinapa. Sa narinig na iyon ni Lola Epang, ay muli itong sumabad sa usapan. Bakit kamo siya naguhubad? Ang wika ni Lola Epang. Tulad niyan! Nawalan na ng kahihiyan! Ang wika ni Lolo Beno. Hinarap muli ni Nonoy ang kanyang lolo at ang sabi, bakit ho kayo? Bakit ho ba naguhubad ng mga kotse? Di ho ba? Maganda ho! Bakit ho ba mahihiya ang mga Pilipinas sa ganda ng kanilang mga katawan? Ang wika ni Nonoy. Apo, ang gandang Pilipina ay binibini. Hindi pinangangalandakan. Tulad ng kabataan naming nung nabubuhay pa sila inang. Ang gandang Pilipina ay munti mo lang masulyapan ay narurumihan na. Kung kahit ito'y pinakahingatan ay pinakatatago ng mga kababaihang Pilipina. Dahil ang gandang Pilipina ay binibini. Ang wika ni Lolo Beno. Tumatawa namang tinugon ni Nonoy ang kanyang lolo. Lolo Beno, iba ho ang panahon ngayon sa kapanahon ninyo. Noon ho, ang lahat ay nain pa. Batis lamang ginagamit sa salamin upang makita ang sarili. Ngayon ho, tayo nasa lungsod na. Wala na ang makasilang nagpamana sa ating kasaguan. Hinubaran na tayo ng mga Amerikano. Ginawa na nilang salamin ang lahat ng ating paligid upang makita natin lagi ang ating mga sarili. Kaya tagal din ibinalot ang Pilipinas sa ni Maria Clara. Aanin ho natin ang kagandahan kung hindi lang din ho natin ito makikita at mapapalagahan.
itong paliwanag ni Nonoy sa kanila. Sa narinig na iyon ni Lola Epas, ay muli itong sumabag sa usapan. Nakapagsasalita ka ng ganyan dahil lalaki ka! Alin, nung kapanahonan namin, walang nang gagaasa dahil walang nakikitang tukso. Eh ngayon, sinong lalaki ang di magkakasala kung ang mga nakikitang larawan ng babae walang saplot? Paliwanag ni Lola Epas. Lola, lahat ko ng lalaki may pagkakat pag nanasa. Ngunit hindi lahat ng humahanga ay nagnanasa. Dalahuyan na kahigpitan noong panahon ninyo at iubang. Mahigpit na'y pinagbabawal. Kesyo, bawal lawa ka ng babae sa kamay o matitigan kaya. Masaling lang ang kalingkingan ay narurumihan ng puri. Pinakakasalagad ng mga magulang kabataan noon. Kung kaya't nasabi niyang, naku ako, kung naging mahigpit man sila noon, hangad lang nila kaming pangalagaan. Paliwanag ni Lola Epang. Ang kayong mag-isa ngayon, ibuhos ang lahat ng oras ng dyan sopa, ang panggagansinyo. Wika ni Nonoy. Talagang niring ako ko eh. Hangad lang nila kaming pangalagaan. Tungkulin lang ng mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang at tinupad ko lang tungkulin iyon. Ang paliwanag ni Lola Epang. Sa palagay niyo ba tama ang inyong ginawa? Ang wika muli Nonoy, hindi na muli pang sumagot si Lola Epa. Sa halip ay niyayahan na si Nonoy at Lolo Benong patungong luneta at sabay-sabay silang tumalikod palis. At dyan natatapos ang aking kwento sa inyong mga bata. Nagustuhan ba ninyo? Sana mga bata, huwag ninyong gagayahin ang mga nakahubot-ubad sa dyaryo sapagkat ang gandang Pilipina ay makikita sa puso, isip, salita at sa gawa.